Praise the Lord. Tapos idara ako na sa pinakamalagang bahagi ng programa kung saan magkikinig po at pag-aaral ng Word of God. Lagi na pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Galuya. Amen. Purin po ang ating pinakamamalapang noon. God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Paulo. Mami naman, nagpapabuti po sa inyo ng mga pagbati. Magandang-magandang gabi sa inyong lugar o sa magandang maga sa dako po ng ibang bansa. At maligay-maligay pati sa lahat ng mga minamahal nating podcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang panig ng mundo na papanood ang ating pong banal na gawain. At dobleng pag-alang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, pinagalang evangelist, Wilde Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family, magandang-magandang gabi po at ang lahat ng patuloy po natin pag-alaala sa mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina si Almeda. At higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri, pagluwalati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kahit di mami naman, manalangin muna tayo. Mabudakilat mapagpala po namin ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pahimingin ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Lang sa mga mga salita, malapunbog sa mga puso, pangunawa ng mga nakikinig, ipuin mo sila, alisin mo mga alindangan sa mga puso, malapanoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen. Amen. Purin po ating pinakamamahal, panumami na malapunbog po muna natin natin darong pangbungad na tarata. Dito sa Titus chapter 2, verse 13 and 14, at mamaya sa 1 Timothy chapter 3, verse 16. Dito po sa aklat ng Tito, kabanata 2, ang talatay 13 at 14. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Dito po sa unang Timoteo, kabanatay 3, talatay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapag-ibanal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan, sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kalwalatian. Maminamal ang ating pumpagsa ay pamamagatan po natin, if Jesus is not God. If Jesus is not God. Alam niyo, maminamal, sa kabila na napakaraming mga talata sa Biblia na mga talata na nagsasabi na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay ang ating dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Na walang iibang Diyos, maminamal, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Katunayan po, mga minamahal, from Genesis to Revelation, meron po kaming ginawang wheel of prophecy na makikita niyo po sa Lumang Tipan, mga minamahal, na yung pinakikilala ng Diyos sa Lumang Tipan ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan. Yan po ay nasa wheel of prophecy. Meron po kaming wheel of prophecy na ginawa, mga minamahal, para patunayan na yung Diyos, mga minamahal, dun sa Lumang Tipan, ito po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan. Kaya nga, mga minamahal, yung Jehovah na tinutukoy sa Lumang Tipan, ay yung Yahweh na binabanggit nila, yung Ama na binabanggit ng hindi naniniwala na si Kristo yung Diyos, yan po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan. Kaya nga, mga minamahal, granting without admitting, alimbawa, mga minamahal, if Jesus is not God, alimbawa, patanggapin namin ang inyong paniniwala na si Kristo hindi Diyos. Granting without admitting, bagamat hindi kami kumbinsido, mga minamahal, if Jesus is not God, at ang sabi niyo, tao lang siya, paano niyo maipapaliwanag yung mga talatang nakasulat dito sa Banal na Kasulatan? Kung tao lang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, nakasulat dito sa Genesis chapter 3 verse 19 at Job chapter 34 verse 15. Ang tao kapag namatay, mami na mahal, sabi ng Biblia, babalik sa alabok.
Sabi rito, ang taong laman, sabi ang taong nasa laman, sabi rito, maminamahal, ay pag napatay ito, ito po ay sabi, ito'y babalik sa lupa, babalik sa alikabok. Ngayon, kung ang ating mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, bakit hindi ganun ang nangyari sa kanya, hindi siya naging alabok. Kung siya po ay tao lang, samantalang sabi ng Genesis 3:19 at Job 34 verse 15, ang tao pag namatay ay babalik sa alabok. Basahin po natin ang talata. Dito sa aklat ng Genesis, kabanatay 3, ang talatay 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Dito sa aklat po ng Job, kabanatay 34, talatay 15. Sabi dito, tanang laman ay mamamatay na magkakasama at ang tao ay babalik uli sa alabok. Amen. Amen. Kaya nga kung totoo yung sinasabi nyo na si Kristo'y tao lang, maminamahal, sana bumalik siya sa alabok. Sabi rito, tanang laman. Amen. Ang lahat ng laman, sabi, all flesh shall perish together and man shall turn again unto dust. Ang taong lahat ng laman ay kapag namatay, ay mababalik sa alikabok. Mababalik sa alabok. Kaya nga malinaw yung pambungad natin talata, mga minamahal, na ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ang Diyos na tagapagligtas. Ang sabi, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Amen. Maraming talata sa Biblia, mga minamahal. Pero yung talata na pinakikita nyo na si Kristo'y tao, ilang pirasong talata, hindi pa ganong malinaw, mga minamahal. Dito po, sabi ng banal na salatang, nabasa po natin, yung pong anak na tinutukoy, sabi, ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ito rin po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos na tagapagligtas, pero siya rin po ang nagbigay ng kanyang sarili. Yung Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang sarili at yan po ay sa pamagitan ng mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng verse 14, dito sa Titus, sabi rito na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng ating mga kasamaan. Ang patunay, mga minamahal, na siya rin po yun, sabi rito, mga minamahal, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justify in the spirit, sin of angels, preach unto the Gentiles, believe on into the word, and receive up into glory. Ang Diyos ay nagkatawan tao. Kaya nga, kung may bababasa kayo mga talata, na ilang piraso lang na ang Diyos ay, o ang ating mahal na Panginoong Kristo, ay kumikilos gaya ng tao, nagsasalita gaya ng tao, at nakakadama gaya ng tao. Yan po, mga minamahal, ay yung ang Diyos ay nagkatawan tao. Pero hindi siya karaniwang tao. Kaya paano nyo ipapaliwanag kung talagang totoo ang doktrina nyo na si Kristo ay tao? Paano nyo ipapaliwanag ito? Na sabi rito, ang tao po'y babalik sa alabok. Lahat ng laman, sabi lahat. Lahat ng laman, all flesh. Sabi rito, mga minamahal, lahat ng laman ay bumabalik sa alabok. Kaya nga, kung si Kristo po'y tao, mga minamahal, excuse me. Sabi rito sa Roma, Kapitulo 14, talatang 9, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli. Kaya ba ng tao mabuhay na maguli? At ang sabi pa ng banal na salatan, siya ang bumuhay sa kanyang sarili. Magagawa ba ng tao yan, mga minamahal? Basahin po natin ang mga talata. Si Kristo po ay nabuhay na maguli. Hindi siya bumalik sa alabok. Hindi siya naging alabok. Kasi hindi siya karaniwang tao. Kung tao siya, dapat nagbalik siya sa alabok. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, Roma 14, talatang 9, at Roma 8, talatang 34, mga minamahal, si Kristo po ay nabuhay na maguli. At ang sabi ng John, chapter 2, verse 19 up to 22, siya mismo ang bumuhay sa kanyang sarili. Binuhay niya muli ang kanyang sarili. Sabi ng John, chapter
2, verse 19 up to 22. Basahin natin yung mga talata na si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Roma 14, verse 9, Roma 8:34, Unang Tesalonica 4:14. Basahin natin muna yung mga talata na yan. Mamaya, John 2:19 and 22, babasahin ko po sa inyo. Dito po sa kalat po ng Roma, kabanata 14, talata po yung 9. Sabi dito, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata 8, talata 34. Sabi dito, sino ang hatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Dito sa aklat po ng Tesalonica. Unang Tesalonica, kabanata 4. Kabanata 4, talata 14. Sabi dito, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. Maliwanag, maminamal, hindi siya naging alabok. Sabi ng Biblia, all flesh turn to dust. Ang lahat ng laman ay babalik sa alabok. Pero ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ng Banalang Salatan, nabuhay siyang maguli. Ha? Ang sabi rito, maminamal sa mga talatang nabasa natin, sapagkat dahil dito'y namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Kaya pala namatay ang ating mahal na Panginoong Kristo para maging, maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Kaya nga yung tatlong araw na siya po ay namatay, ano po ang ginawa ng mahal na Panginoon nung siya po, mga minamahal, ay namatay noong tatlong araw? Yung pong kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, pumunta po doon sa impyerno para makapagligtas pa ng kaluluwa. Ha? Para, mga minamahal, yung pong mga namatay sa paggunaw nung unang panahon, nakapanahon na ni Noah, na 8 tao lang ang naligtas, binigyan pa ng mahal na Panginoong Kristo ng pagkakataon na sila po ay maniwala at maligtas. Yung tatlong araw na siya po ay namatay, ang inilagi niya, maminamahal, ay pumunta siya doon sa kalaliman ng lupa. Ito po yung impyerno. Mamaya babasahin natin yan sa Epeso, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 10. Sabi rito, yan ang dahilan ng kanyang mga minamahal kamatayan. Yung kanyang kaluluwa bumaba doon sa impyerno para mga minamahal iligtas yung mga tao na hindi nakarinig ng ebanghelyo, mga minamahal, nung panahon ni Noah na nalipol at 8 lamang kaluluwa ang naligtas. Basahin po natin yung mga talata dito sa Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 18 hanggang 20 at Unang Pedro 4:6. Basahin natin yung mga talata na yan. Dito po sa kalat po ng Unang Pedro, Kabanata 3, ang talata 18 hanggang 20. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe, samantalang iniyahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa mga tuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Dito po sa Unang Pedro 4:6. Sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, tatapwat mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. Amen. Yan po, maminamahal, ang inilagi niya. Tatlong araw nung namatay siya, pumunta siya sa impyerno. Ha? Ang sabi, maminamahal, upang ang mga nandoon sa impyerno, maminamahal, sabi dito, upang sila'y madala niya sa Diyos. Ha? Ang sabi rito, yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan. Nasa 1 Peter chapter 3, verse 19. Ito po yung mga tinutukoy dyan, maminamal, yung panahon ng ni Noah. Maminamal, na sabi rito, nanatili nung araw ni Noah samantalang inianda
ang daong na nasa loob nito'y kakaunti. Ang naligtas sa mga tuwid ay walong kaluluwa. Ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Kaya nga, maminamahal, pag-aho niya doon sa impyerno, sabi ng Epeso, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 10, sabi rito Epeso 4, 8 hanggang 10, kaya't sinasabi niya, nang umakit siya sa itaas, ay dinala niyang bihag, ang pagkabihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakit siya, ano ito, kundi siyang bumaba rin naman sa mga daong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Bumaba siya, maminamahal, sabi, bumaba siya sa dakong kalaliman ng lupa. Ha? Yan po, maminamahal, ang sabi, upang pag-akit niya, maminamahal, ay magdala siya ng mga raming bihag. Ay, yung mga nasa impyerno, maminamahal, na napangarala niya ng salita ng Diyos, pag-akyat niya, maminamal, napakarami pa siyang nadalang mga biyag doon sa impyerno. Dinala niya sa langit. At dito po sa John chapter 2, verse 19 up to 22, mga minamal, sino ang bumuhay sa kanya? Siya rin mismo ang bumuhay sa kanya sa mga patay. Sabi rito sa John chapter 2, verse 19 up to 22, basahin natin. Dito po sa aklat ng Juan, Gabanata 2, talatay 19 hanggang 22. Sumagot si Jesus, sa kanya'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa tatlong araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa tatlong araw. Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Amen.